Good morning sa inyo mga kagimik. Today is day off sa housekeeping at home service mechanic muna tayo ngayon. Okay, magkikita nga pala kami ngayon ni customer sa bagong daan ng Kuwayan doon sa Tulay. Alas 7 yung usapan. At andito na nga ako sa bagong Tulay ng Kuwayan. So, 6:59 nandito na ako. Alas 7 yung usapan. At ayan, habang naghihintay, pinagmamasdan ko muna yung mga tanawin dito. So, nakatigil pala ako dito sa no parking. So, lipat tayo ng pwesto. So, ayan, lumipat tayo ng pwesto. Napakasariwa talaga ng hangin dito at sarap mag-exercise. Alright. Ayun nga pala yung pinakamamahal kong motor. Huwag ka mag-alala, pag may bakanting oras na, magagawa din kita. 7:10 AM na at wala pa rin siya. Siguro pupuntahan ko na lang yung address na binigay niya. At kapag hindi ko na puntahan yung address na binigay niya, hindi ko nakita yung bahay niya, eh bakante na yung oras ko para yung motor ko naman yung magawa ko. So yan, makabiyahin na muna. Okay, sa wakas nakita ko na rin yung address niya, yung bahay niya. Nandito na ako. Okay, so overcharging yung kanyang Rosina GY6 scooter yan. Overcharging siya. Umabot ng 19 volts. Tapos wala siyang ilaw sa taillight. At wala din siyang signal light. So yan. Ito yung dahilan kung bakit nasisira yung bagong battery at napupundihan ko ng ilaw. Overcharging. Ito yung kanyang lumang rectifier. So, sira na to. Nag-overcharging na siya. Kaya, sisirain natin yung battery at pupundihin niya yung ilaw. So, yun. At ito naman yung bagong nabili niya. So, yan. Pinagtatanggal ko na yan kasi hindi sila magkakaparehas ng ayos sa wire. So, ayan. Susundan natin yung ano na ito, yung nasa luma. So yan, okay na. Salpak na lang. Ito yung normal charging. Oh. Okay, nasalpak na. Okay, Greg. Normal charging na. So yung mga kagimik, magpapalit ng oil seal shock. Yan. Bumili muna ng pork oil seal si yung may-ari nito. Kuya, daming gagawin sa kanyang motor kaya hindi ko ito mabidyohan ng buo. Kaya shortcut. So yan. So yun mga kagimik, dahil sa pagtatagas niya ng langis dito sa front shock, yan natuyuan na wala nang pumapatak kahit isang patak. Wala na siyang pumapatak na langis. So wala nang play yan. Kaya ito, medyo kinakalawang na yung kanyang spring. Ayan. Kinakain, unti-unti nang kinakain ng kalawang. So, lilinisan. At saka magpapalit ng bagong pork oil. At oil seal. Ang dami ko nga palang gagawin to sa motor niya kasi nagpapapalit din siya ng bagong shock. Ito.
So, magiging bold star mo muna itong motor niya. So ayan mga kagimik, kakabit na natin itong bagong shock niya dito sa kanyang Rossi GY6. Napakalinis na kanyang kanyang looban. So yan, ganito lang pagsalpak niyan. Nasira na kasi yung tripod ng cellphone ko kaya wala pang time bumili. O yun, salpak na siya dyan. Okay, tapos na nalinisan itong kanyang front shock at pinapatuyo na lang yan. Yung sukat daw na ibigay mo, yung pangmalakasan. Tuyuin ko muna yan bago ko assemble. Sa mga gustong magpapalit ng sprocket set dyan, ayan, hanapin nyo lang siya. At kapag nakita niyang sobrang dungis ng inyong sprocket housing, pinagkakabitan ng kadena, so ganyan siya ng bigigil. At kapag nakita niyang madungis, siguradong yan ay lilinis gamit ang kanyang compressor, water compressor. Ang lupit niyan. Super kinang, oh. Parang bago. Parang bagong bili, oh. Bagong hugas lang yan, ha? Bagong hugas lang. Ito pa yung... Oh, dito, quality, oh. Linis. Gragrasahan pa yung bearing nyo. Para pang matagalan. High time. High temp grasa pa yan. Wow. Ang ganda ng grasa. Kulay pink. Pampatibay, oh. Iyan ang sekreto ng pangmatagalan. Baka tatanawin, tol. Ha? Hindi yan. Madami tayong ano dyan, kalaban ng mga ganyan, tol. Oo nga, eh. Mga basher na naman dyan. Welcome mga basher dito. Ang ganda ng grasa, pre. Kulay pink. Ang babae yan, tol. Yan, ganyan lang. O, basic lang yan. Sa mga walang time na pumunta ng shock dyan, pwede nyong gawin yan. Eh kung ayaw nyo naman gawin, pwede kayong pumunta dito. Malinis na ka mo. Malinis na. O, parang bago na ulit. Eh damo nung pagpunta ka sa kabila. Yung mahugot dito, anong ilagay nila dito, tol? Baka nilagyan nila ng rugby yan. Hindi ko mahubot. Marami nang inayos yung rubber mallet na to. Marami nang inayos yung rubber mallet na to. Ayun mga guys, mga kagimik. Nakikita nyo naman kung gaano yung kadungis. Mamaya ka mo, makikita nyo malinis ka mo. Mamaya, magmumukhang bago na yan. Pero bagong linis lang pala. Ganito kami kabisi kahit linggo. Iyan o. Ayan, ha, pinapatuyo na lang muna itong baso bago i-assemble. Oh, shortcut video kasi maubos yung internal storage ng cellphone ko kasi maraming gagawin dito sa kanyang motor, sa kanyang Rossi Gala. Hilig kasi gumala itong motor niya kaya kailangan kondisyon siya. Okay.
kalinihan. Tingnan nyo naman po kung anong proseso na kanyang ginagawang paglilinis. Ganyan katindi. Degreaser. Hindi sabon lang gamo? Oo, hindi sabon-sabon lang. Special pa yung gamit. Degreaser talaga gamo? So, maganda talaga ang degreaser sa mga sink o alloy. Yan. Huwag lang sa metal. Pero pwede na naman sa metal. Basta garagrasahan nyo lang. Okay. Ayun na po, titirahin nyo na. Ayan, tinadtad nyo na. Yeah. Mga boss. Tinadtad nyo na ng water spray. Press na press. Bago na naman to. Wala akong magawa eh. Kinuhanan ko na ng video to kasi pinapatuyo ko pa yung doon. Yung basa ka mo? Yung basa. Ayan. Yan tol. Pati yan. Pamunas pink. Pang babae lang yan kamo. Parang babae lang daw yan. Dapat linisin. Dapat inaasikaso, hindi pinababayaan. Yan mga kagimik, kapag hirap kayo maganap ng pyesa niyan, ayan, yan lang yung remedyo diyan. Kapag umuuga na yung sa sprocket ninyo, yan lang yung remedyo. The best yan, legit. Legit yan. Number one legit yan. Number one legit. Okay, ito na yung kanyang dalawang bagong oil seal. So yan, sasalpak na lang. Siyempre, grasahan muna para maingatan itong bagong oil seal na ipapalit. So, parang relasyon lang yan. Kinakailangan ingatan. So yan, nakabit na. So yan mga kagimik, pumasok na yung bagong oil seal. Kailangan nakalabas itong kanyang kabitan ng lock. Okay. Yan. So ito lang kasukat niya na pantulak. Yan. Saktong-sakto lang siya dito. Sa mga gustong mag DIY diyan ng palit ng oil seal shock. Ito, bushing puller lang kasukat diyan. Yan. Tapos pupukpukin nyo siya ng rubber mallet. Yun. Okay, so gawang kagimik. Update ko na lang kayo kapag tapos na. Ayan mga kagimik, buo na. Naka-assemble na. Okay na to, wala nang tagas. Maganda na ulit maglaro itong kanyang front shock. Gawang kagimik. Okay mga kagimik, okay na rin itong kanyang taillight. Nagpagapang na ako ng mahabang wire dyan. Yun, mula sa taillight papunta dito sa kanyang switch. Okay, so ilaw na yan. Meron siyang taillight. At umilaw na rin itong kanyang ilaw sa panel gauge. Akala ko rectifier lang yung papaayos niya sa motor niya. Siyempre, customer first muna ako para kumita muna, siyempre. At saka ko na maayusan yung motor ko kapag may bakanting oras na. Okay, verify ko na itong mga inayos sa motor ni boss. So yan, meron na siyang taillight. Okay na. Signal light. Yan, okay na rin. May signal light na. Kabila naman. Okay. Gumagana na kanyang signal light. So, ayan. At ang kanyang charging ay normal na. Okay na yung kanyang charging system. So, kaso nga lang, nasira na yung bago yung battery na kakabili lang niya na itong December. Nasira na siya dun sa sirang rectifier. Pero okay na yung kanyang charging. Itong kanyang battery ay hindi na kayang makapag
pagana ng pussy starter. So, kakabili lang daw niya noong December kaso nasira na yung kanyang battery dahil sa sirang rectifier, overcharging. Yan na yung battery mo? Naapektuhan na yung battery. Sayang. Bago pa mo. Okay, ayan. Good condition na si Rusi Gala. Pwede nang gumala ulit. So, hanggang dito na lang ang video. Gawang kagimik.